po mga kalapatid, dito na naman po tayo. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-subscribe saka nanood na ating video nung nakaraan. Salamat po sa lahat. Sana yung hindi pa nakapag-subscribe, subscribe po kayo. Share and comment na rin po ang like. Maraming salamat po. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa paggagamot, pagpa-placing sa ating mga breeder para sa ano, kasi marami po kasi nagtatanong, nagpipim sa akin, pasensya na po kayo, hindi po ko kayo nasagot yung iba kasi busy po talaga ako dahil ako lang mag-isa dito sa loop. Medyo ano lang ngayon kasi kahit pa paano medyo maluwag-luwag na konti kahit dahil wala pang training. Kasi napapanahon ano natin ngayon dahil malapit na tayo mag-breed, unahin ko na tong topic na to para sa mga breeder natin para mahenda natin yung mga breeder natin ng maayos. Ano bang ginagawa namin para maging kondisyon talaga yung ibon? Para talagang malinis sa pagdating natin, pag na-breed natin, talagang malusog sila at wala silang sakit. Kaya ginagawa natin to para malinis yung magumanda yung ating mga breeder, lalo sa pag nag-pares na. Hindi ka agad babagsak yung katawan, maano sila, masigla. Kapag na midikit natin, mas maganda talaga yung napaplasing natin, naihanda natin ng maayos yung ating mga breeder bago tayo mag-breed. Yung sasabihin ko po, pagpapauna ko na po, hindi po talaga, ako veterinaryo, pero yung sasabihin ko, karanasan ko at yung experience ko na rin sa tagal kong pag-aalaga ng ibon, kailangan din talaga ito ng mga ibon. Bali, itong sasabihin ko, yung mga ginagamit lang namin, marami naman pwedeng pagpilian ngayon na mga gamot. At ang isa sa mga ginagamit namin, unang-una, pag nagpurga. Pagpurga, dati, ang ginagamit namin, isa ito sa mga, ano, to yung katulad ng yung pangmanok, yung Vermix 40. Yung Vermix 40, saka, ano, Vermigo. Sa ito sa mga inaano namin pangpurga sa ibon bago mag-breed, siyempre kailangan talagang purgahin muna. At ito pang-individual lang to, para ito kalahati lang nito po pinuputol to, kalahati lang nito yung binibigay pag nagpurga. Kalahati lang ng bawat isang ibon. Kaya lang ito kailangan walang laman dapat yung ibon pag pinurga mo. Dapat walang, kung ngayong kagabi magpurga, dapat sa umaga kunti lang papakain, huwag ka nang magpakain sa hapon. Ano mo to, ngayon kung kinabukasan ka ng umaga magpupurga, huwag ka nang magpakain ng hapon, kunti lang din yung pakain mo sa umaga. Ganun din yung ano namin, ginugutom yung ano para hindi sumuka, pero sumusuka pa rin eh. Kaya ganun talaga minsan pag maraming bulati, pati yung bulati sinusuka niya. Pero meron kaming bagong ngayon yung nasubukan, yung inano sa akin, nirekomenda sa akin ni Brad Inan, Renati Cruz, yung Military States. Siya po ang isa sa nag-ano sa amin na magamot na maganda na mas mura. Ito mas madali, yung isinsya. Kung pamilya kayo sa akin, sa kay Brad Renati Cruz, isa ito sa naipost niya nung nakaraan. No? Ito nasubukan ko na sa north natin, sa Playar. So, kasi ang dami ng ibon namin, ito mas mabilis, hindi katulad nung ano ito. Ito maganda to kung konti lang yung ibon mo. Kasi isusubo mo talaga siya. Ito hindi mo na kailangan isubo kasi sa inumin to linalagay. Dalawang pampling lang ito, isang litro, matipid, saka murang-mura. Ano, subo ko na rin po ito. Ito nirekomenda ko sa inyo kasi nasubo ko na rin po, maganda. Katulad ko na maraming ibon na ano, mahigit 100 yung pinurga ko. Walang kahirap-hirap kasi nga ilalagay mo lang sa painuman ng ibon. Ngayon, pagkatapos natin magpurga, sa simple clean water muna yon. Tapos pagdating ng kinabukasan, saka tayo, nagbibigay tayo ng ito, Wings Master. Sa ito sa binibigay natin na isang ano, mga dalawang araw tayo magbigay nito. Tapos pagkatapos, saka tayo magbibigay ng probiotics muna. Ang ginagamit natin probiotics yung Tulumi probiotics sa yung kay Boss Glincy, yung Platinum. Bali, alam ba, Platinum ngayon ang binigay ko na probiotics kinabukasan,
Yung kay ano naman kay Tulumi Probiotics. Subukan na rin yung dalawa na yan kaya okay naman sila. Kaya pinagpapalit ko lang dalawang street na ano sa umaga lang kinabukas sa hapon hindi na. Bali pinapaubos ko lang yung inumin, dinadagdagan ko lang ng tubig yun para tipid. Yung po ang ginagamit natin tapos nagbibigay tayo ng multivitamins. Ito po ang isa namin sa ginagamit yung promotor, napakamura lang din ng ano, meron din siyang kapareho kay Brad Ina na pang breeder din, ganun din. Yung sa kanya may probiotics pero mas ang mura din sa kanya powder sa akin, sa amin yung ginagamit namin yung sa ano, yung na, hindi powder. Bari ano siya. Bali 1 ml lang nito, isang litrong tubig. Napakatipid yan. Yan yung ano natin. Yung maintenance sa ibon natin kahit walang laban, lahat na mula umpisa hanggang pag nagbe-breed tayo 3 times a week tayo nagbibigay niyan, ganun din sa mga flyer natin sa mga sisiw. Kasi napakamura niya, halos meron na siyang kompleto na siya sa vitamins. Ito, subok na rin po namin to. Napakamura. Ganun din naman yung kay Brad Inan, maganda rin, halos kompleto na rin siya. Ang maganda lang yung kay Brad Inan na ginagamit niya, yung Cypill. Kontakin niyo po siya kung gusto niyo siyang makano, nagde-deliver din naman po siya at pwede kahit saan kayo, pwede niyang ipadala. Nasa pag-uusap niyo na lang po yun. Isa po yun sa subok na rin niya. Na maganda po talaga yung ano, Cypill yung gamot naman. Yun ang multivitamins na pwede natin pang ano, pagkatapos natin magbigay ng antibiotic o kaya ano, kaya maintenance sa mga ibon, pwede po yun. Kasi ang mumura lang. Pagkatapos natin ng purga, kailangan po mag-ano na tayo para sa respiratory. Merong upper respiratory, merong para sa lower respiratory at para sa cancer. Isa sa mga medication na dapat gawin natin dyan sa pag-placing. Unang-una, nagbibigay muna kami sa lower respiratory. Yung para sa paratypoid or salmonella sa mga intestinal infection. Yan po, isa po yan sa mga ano, yung mga lower respiratory na dapat natin gamutin. Ang binibigay po namin dyan ay katulad ng Parastaf, Piraprim, saka Norflox ang binibigay natin dyan. Ano, pero ang talagang ginagamit namin yung Norflox. Ito para din sa mga salmonella, saka ano, ito murang-mura lang din. Hindi po ako endorser ha. Sinasabi ko lang po yung ginagamit namin na yung katulad sa mga newbie na walang pambili. Mas maganda po to. Mas murang-mura. Hindi makatipid po tayo. Para lang naman po ako makatulong. Yung sinasabi ko lang po ito. Para tumurang-mura po para sa mga ano, katulad nung kung may mayroong salmonella yung ibo nyo. Napakatipid po nito. Ito, gumagamit din kami nito para staff. Kaya lang medyo may kamahalan. Medyo ano po talaga to para sa may mga pira lang si Pre. Yung iba walang mapira. Yung mga pang-maintain sa ano, yung mga newbie lang lalo nung mga mahirap na ano, eh talagang hobby lang nila mag-ibon. Eh kung gusto niyo makatipid, ito na lang Norflox gamitin niyo, mas mura pa. PM na lang kung saan natin nabibili to. Eh mahirap mag ano eh. Yeah. Eh ito po para sa mga ano to sa lower respiratory katulad ng salmonella, paratypoid sa intestinal infection. Nagbibigay po tayo nito 5 araw. Pagkatapos ng 5 araw, magbibigay tayo ng ito. Ito, nagbibigay tayo ng ito, ganito. Yung Wings Master, bali electrolytes, dextrose, saka multivitamins. May probiotics na rin po siya. Nagbibigay tayo, pagdating ng hapon, bibigyan natin siya ng Biocol para sa liver protection. Ganon din, 2 beses. Kinabukasan, ganon din sa umaga, yung ito, electro, yung Wings Master. Tapos pagdating ng hapon din, Biocol din bigay natin para sa liver protection. Tapos pagka susunod na araw, 2 magkasunod din, bali promoter L ang binibigay natin. 2 beses maghapon, 2 araw yan, magkasunod. Bali maghapon yan, binibigay natin promoter L. Yung pinaliwanag ko na sa inyo kanina. 2 beses po yan. Tapos pagkatapos ng 2 beses, pahinga tayo ng mga 2 araw. Plain water lang. Saka tayo magbibigay uli ng pang sipon. Yung pang upper respiratory naman.
tulad ng mga sipon. Ang ginagamit natin sa pang-sipon, marami po tayong pagpipilian sa ano, sa pang-sipon katulad ng Cure Gold or Necure or ni Special Doxicol. Katulad nito, may Orni Special din kami. Gumagamit din kami. Kaya lang nga lang, medyo may kamahalan yung Orni Special. Ngayon, para makatipid tayo, mayroon po tayong mas mura na kukunan din, Doxicol. O kaya Bitrasin, pwede na. Ito, subok na rin po namin, Doxicol. Halos isang kumpanya lang silang gumawa. Pati yung Norflox natin. Yung pang, ano, napakamura, mura lang din po ito. Ganun din po, nagbibigay tayo dyan ng 5 days. Limang araw tayo, street. Yung pag nagbigay tayo ng antibiotic, gusto ko nang sabihin sa inyo, dapat strict tayo palagi ng 5 days. Or pag sipon, kahit ano, dapat 3 days. O kumpletuhin natin. Huwag nating nagbigay tayo ng isa, dalawang araw lang, okay na. Dapat, pag nagbigay tayo ng antibiotic, strict dapat palagi 5 days or hanggang 7 days. Dapat strict. Para kasi kung hindi mo nyo in-strict yun, ma-immune na yung ibo natin, hindi bali baka sa sunod nagkasakit siya, hindi na siya tatablan kasi nga hindi mo tinuloy, bali yung bakterya naging immune na siya, hindi na nga kaya ng ano, kaila sa susunod mas kailangan natin na mas mataas na dosage kapag nagamot na tayo. Kaya dapat pag nagbigay tayo ng antibiotic, dapat strict 5 days, strict pa lagi ng 7 days. Kung talagang may sakit yung ibon, dapat i-strict mo kahit hanggang 8 days or 14 days. Pwede naman eh. Yung sa para typhoid, nasubukan ko na yun kahit 14 days, tumutulok pa rin yung ibo namin. Last year, medyo may difference yung ibang flyer natin. Kaya nag-stray tayo ng ganun. Na 10 days, nakikita nyo, kahit tanghali, nagbitaw ako, tumutulok yung ibon eh. Kaya walang difference sa Norflox. Kaya subuk ko na to. Para sa ano to ha? Para sa para typhoid to, Salmonella. Itong sinasabi ko kanina ngayon, yung Doxicol, yung ano, para naman sa mga sipon-sipon. Maganda po to sa mga ano, pag nag-breed tayo sa ano, sa breeder. Kung supplier nga maganda, di ba? Na ano natin lumilipad ng maayos si lalo na sa ano. Pero sa breeder muna tayo, wag muna tayo supplier. sa sunod na yung ano, marami pa tayong pwedeng pag-usapan diyan sa supplier bago mag-training saka bago ano. Sa breeder muna tayo. Ito maganda po ng pagbigay ng pansipon, bali street yung 5 days sa pang lower respiratory, tapos bigay tayo ng vitamins, probiotics, bali ipahinga lang tayo dalawang araw, plain water, tapos sunod tayo na sunod kaagad natin yung pansipon, 5 days. Kung ngayon, kung wala namang sipon, kahit 3 days, okay na, tapos bigay tayo uli ng ito, Wingmaster, yung may kasamang probiotic, tapos bigay tayo ng pang liver protection, tapos bigay ulit tayo ng multivitamins. Tapos ganun din. Bali 4 days yung ano kasi magbibigay tayo ng electrolytes, dextrose, multivitamins, saka probiotics ng Wingmaster. Saka nagbibigay tayo ng Biocol sa hapon. Dalawang sunod na araw yon. Tapos bigay tayo ng Promotor L sa dalawang araw din. Tapos plain water ulit dalawang araw. Tapos isusunod natin pagkatapos ng lower saka upper, kanker at coxie. Mayroon mga gamot para sa kanker. Yung ginagamit namin para sa kanker, yung coxie plus, saka trico plus, saka coxie plus. Mayroon ngayon na bibili para na sa kanker, saka coxie. Isa sa mga, ano, yung kay Luis may nabibili na trico coxie. Bali, dalawang ano na siya, pwede mong ibigay yun. Ang isa sa binibigay namin, yung BIS talaga gamit namin para sa kanker. Bitter digestion. Itong mabisa po to, gamit din po namin to. Para sa kanker, saka coxie. Ito gamit namin para sa kanker coxie. Nagbibigay kami nito 6 days. Pagkatapos ng upper saka lower, 5 days, diba? Tapos may vitamins na yan. Tapos susunod tayo ng BIS. Yung BIS para sa kanker. Tapos pagkatapos ng kanker, 5 days, 6 days, bali nagbibigay tayo, bigay ulit tayo ng vitamins, nagbibigay tayo ng nito, strict, bali isang araw na to, tapos sunod natin yung Biocol, dalawang araw, tapos bigay tayo ng probiotics, bali nagawa na natin, tatlong araw yung probiotic, bali ang ginagamit natin na probiotic, Tulumi probiotic, saka yung Platinum probiotic, hindi pa ako mga endorser, sana, yun.
Yan po, yung yan lang po ginagamit namin pagkatapos ng medication, habang nagmedication kami, mga 1 week kaya mga 2 weeks bago mag-breed, nagpapaligo din tayo ng malatayon. Yung gamit natin malatayon, dati may spray tayong nabibili. Yung ano, kaya lang mas mahal na ngayon eh, siyempre marami yung ibon natin, kaya ang ginagamit ko na lang yung malatayon, ibababad na, ibinababad ko isa-isa sa malatayon yung ibon para maalis yung kuto. 1, 2, 3! Mga isang linggo bago mag-breed, saka tayo nabababad para kahit magpare sila, yung mga sisiw, hindi mahawaan kagad ng mga kuto. Yung po ang ginagamit natin. No? Ngayon, pagkatapos po ng, ngayon, pag nag-breed na tayo, mga pang 8 araw, mangingitlog yan, di ba? Mga 8 hanggang 10 araw pag nagpares tayo. Pagdating ng 15 days, nagbibigay ulit tayo ng BS ng 5 days para siguradong hindi tatamaan ng kanker yung ibon natin. Lalo na yung mga sisiw. Pag 15 days, may itlog na sila. Bali na yung may naglilimlim na. Kaya pwede tayong mag-ano. Ang ginagawa ko, pag nagbigay na ako dito kasi may pares, nagpapares na sila, may itlog na. Bali, sinasabayan ko na siya, nihaluan ko na siya ng Bilgasol. Mayroon din po tayong Bilgasol na ano. Bali, magkasama po. Isang kumpanya lang po kasi gumawa nito saka yung Bilgasol. Kaya pwede pong paghaluin yung Bilgasol saka ano. Bali, isang sasina ganito, 2 litro to. Saka isang bali 10 ml na isang takip ng Bilgasol. Love now lang bigay natin ng Bilgasol. Bali ito ang ano natin sinasabayan natin. Nakaparis na mapang 15 days saka nagbibigay ulit tayo ng BS para sigurado na hindi tatamaan ng kanker yung mga sisiw natin. Yun. Sana po nakatulong ako sa inyo at lalo na po sa mga newbie. Alam ko naman marami namang magaling na magamot dito sa atin, lalo na ngayon. Ang ano ko lang para sa mga newbie na wala pang experience, yung sinasabi ko lang yung mga experience ko lang na ano, sa tagal po naman ng pag-iibon kahit papano, mayroon naman tayong experience na yun lang po. Shout out po kay Brad Darwin Lastiti. At mayroon po siyang channel, supportahan po natin. Ang kanyang channel ay Darwin Lastiti po. Sana po subscribe din po kayo sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Maraming salamat po sa lahat. At shout out din po kay Jubin and Maridit. At kay Billy Pipito. Kay shout out din kay Indril Cabardo. Shout out din po kay Brad Kinit David ng Pampanga. At shout out din po sa Tapigyon Brotherhood. Lahat po mga kapatid, maraming salamat po sa suportan nyo. Alam ko pong nandiyan kayo palagi, maraming salamat po mga bro. At sa Team Liti ng Brotherhood, maraming salamat bro sa suportan nyo. Shout out din kay Brad Berhilio Gonzalez. Shout out din po kay kay Boss Ronald Tungol. Shout out din po sa Basra Line Group at kay Brad Richard Caparas at sa kay Brad Ivan Dirik. Shout out din sa aking anak na na walang sawang ano, na nagdagtsatsagang mag-edit ng ating video para mapaganda sa aking misis na napaka-support. Maraming salamat sa lahat ng suporta nyo. Sana po panoorin nyo pa yung susunod ko pa na mga vlog. Rituhin ko pong mapupulutan, makakapulutan nyo ng aral. Sana po magustuhan nyo itong mga video ko. Yun po, maraming salamat.